Mga kwentong may aral ni Teacher Menggay. Araw ng Sabado, maaga nagising si Heidi dahil sabik siya sa pinangako ng kanyang inay. Nakapag sumapit ang araw ng Sabado, ay ipapasyal siya nito sa parke. Oh Heidi, ang aga mo naman nagising anak. Opo, Nay. Di ba po pangako niyo po sa akin na ipapasyal niyo po ako sa parke ngayong araw? Oo naman anak, di ko yun nakalimutan. O siya, maligo ka na at mag-asikaso para makaalis tayo agad. Yehey! Sige po, Nay. Excited na po ako. Matapos mag-asikaso ng mag-ina, agad na silang umalis sa tumungo sa parke. Habang naglalakad, agad na pansin ni Heidi ang mga bata nagtatakbuhan sa kalsada. Nay! Nay! Ang saya naman nila! Nakakapaglaro sila dito! Ah, ayan pa anak? Oo, masaya siguro, pero alam mo ba ang delikado yan? Kasi maraming mga sasakyan na dumadaan dito. Oo nga po, Nay. Maaari silang masagasaan. Tandaan mo anak, huwag kang tatakbo o maglalakad o kaya tumawid na mag-isa dito sa kalsada, ha? Eh, saan po ako tatawid, Nay? Dito, sa tamang tawiran, sa pedestrian lane. Ah, opo, Nay, tatandaan ko po yan. Ayan, anak, nandito na tayo sa parke. Gusto mo bang pumunta doon sa hardin ng mga bulaklak? Opo, Nay. Wow, ang ganda ng mga bulaklak. Nay, ano po yung nakasulat dun sa taas? Ang sabi dyan, bawal pumitas ng mga bulaklak. Opo, tama. Dapat wag natin silang pipitasin para hindi masira. Wag din natin tatapakan ng mga bulaklak. Tama yan, anak. Ang galing mo naman. Siyempre naman, Nay. Nay, punta lang po ako saglit doon. O sige, anak. Basta wag kang lalayo, ha? Opo, Nay. Salamat po. Wow! Sobrang daming makukulay tsaka mababang bulaklak dito. Nakakatuwa naman. Hala! Anong ginagawa nila? Uy, bakit yung pinipitas sa mga bulaklak? Huwag niyong tapakan, masisira at mamamatay ang mga halaman. Ano bang pakialam mo kung gusto namin tapakan at pitasin ang mga bulaklak? Sino ka ba? Anong gagawin mo kung sisirain namin to? Kung magkalat kami ng basura dito, di ba wala kang magagawa? Tama na, tama na. Maawa kayo sa mga halaman. Tuloy sa pagsira ng halaman ang dalawang bata. Walang magawa si Heidi kundi kaawaan na lamang ang mga magagandang bulaklak. Natigilan na lamang ang dalawa nung naramdaman nila na parang may tumutusok sa kanilang paa. Aray! Ano yun? Ang sakit! Teka, may tumutusok sa paa ko! Nagulat ang dalawa nung may nagsulputang mga bubuyog sa harap nila. Bzzz! Layo! Layo! Aray! Bilisan mo sa pagtakbo, aabutan tayo! Napangiti na lang si Heidi sa mga nakita niya. Tiyak na may kapalit lahat ng maling gawain. At agad niyang kinuha ang mga basura sa paligid at tinapon ito sa tamang basurahan. O anak, kawawa naman yung dalawang bata doon, no? Kinagat ng bubuyog. Oo nga po, Nay. Siguro magtatanda na sila sa mga ginawa nilang hindi tama. Kailangan sumunod tayo sa mga panuto na hinahabilin sa ating lugar upang magkaroon po ng kaayusan at mapanatili ang kagandahan ng kapaligiran. Oo naman anak, tama yan. At isa kang magandang ehemplo sa mga kabataan ngayon. Pagpatuloy mo yan ha? Opo, Nay. At dahil dyan, ibibili kita ng paborito mong sorbetes. Talaga, Nay?
Wow! Salamat po!